Morning. Nagluluto ako ng maruya, mga tulumpay yung aking mga kasama. Sarap ang tulog dahil malamig. Nagluluto ako ng isang breakfast ng ito yung asukal na pulang-pula. Sugar cane ito. May kunting food color, kunti lang, tama na yun, makulay ang ganito. Siyempre parang tumingkad yung tamis, lagyan mo ng kunting asin, iodized salt, kunti lang. Tingkad lang yun ng tamis. Kahit konti yung asukal mo. Matamis siya. So, ayan, simple. Ito yung maging base mo sa ano. Sa saging, meron siyang sugar, brown sugar, saka food color, saka konting asin, saka tubig siyempre. Ito yung laging niluluto sa amin dati sa probinsya nung ermat ko. Kasi sa probinsya bihira yung bibili ka ng tasty. Kaya laging nilaga o kaya prito sabay yung sabang-isama. Ano to yung galing Thailand pero lasang saba din siya. Kaya gawin ko prito ko naman, prito harina lang, sugar saka yun, lagyan ko ng kunting asin para papalasa, kunting ganong tamis. Prepare naman ako ng dahon. Yung dahon ng saging. Ayan o.
vamos a ir. Vamos a buscar los. Hindi naman kailangan nito ng madami. Ano lang. Siguro gagamit ako ng mga dalawa pa nito. Hindi naman kailangan nito yung madami ang dahon. Ano lang mo yun para gamit mo lang para hindi mag-iwahiwalay. Dito na lang ulit ako. Painitin ko ito. So, makasundar tayo. Tayo magluluto ng saging. Ito. Ito ay galing sa Thailand or kung saan man dyan sa Asia. Lasang saba din siya. Pero ang hitsura niya parang latundan lang. At ito yung aking base. Harina, sugar, saka kunting asin para tumingkad yung kanyang tamis. Ito ang lasa nito, parang ano rin, parang saba. So ang gagawin ko niyan, ipiprito ko. Tawag sa atin, sa ibang lugar sa atin, maruya. Pero sa ibang lugar hindi ko alam kung anong tawag. Dahil sa Quezon, Tagalog, maruya ang tawag. And hindi ko alam sa iba. Siguro sa Bicol, iba. Maduya. Ano ba duya? Ito kasi lulutuin, magpapainit na ako. So itong dahon na to, kailangan mo munang pasunog ng konti para paglalagay mo noong may saging na at harina, hindi siya magtatalbogan. So ganyan ka na. Saging, nakapatong sa ganyan. Para paglagay mo noong ano, maliit yung aking patungan dito. Ayan. Maliit yung patungan ko. Dito ako papatong. Ayan, ganyan. Nakapatong na ganyan. Tapos dyan mo lalagay yung ano mo, saging. Ayan na yung aking unang salang. Ayan. Walang salang pa lang yan. Ayos.
siguro ako ng stick para iwan ko kung may stick pa ako dito. Ayun. Patutuloyin ko siya dyan. Lagyan ko ng lagyan ko dito. Ayan. Tapos siguro luto na to. Kailangan tumulo yung mantika niya. Patutuloyin mo siya dyan. Hindi maganda ang pagkatuhog. Wala sa gitna. Parang hindi pa gaanong luto. Lakasin ko ng konti. Taasan ko. Six ang adjust. Tapos yan, ganun ulit. Ulit-ulit lang. Ayan. Buntog mo to. Ayan. Mamaya ako nalalagay yung sandok. Kasi iisang aking nagagamit na kamay. Ayan. Nadagdagan ko na lang yung kabila. Kabilang tabi ng aking base. Ayan. Tapos konti lang ito. Ayan. Para kumapit lang yan. Huwag lang mag-iwahiwalay. Ayos na. Shoot. Siguro na ito na ito. Mahirap isang kamay. Patuloyin lang natin yan. Tapos yun. Ulit tayo. Lagay natin ulit dito. Ayan. Para matibay siya yung paglalagay mo dun sa kawali. May yan, hawakan na ganyan. Hawak laging ganyan. Tapos hanggang hayaan mo lang siya muna. Ayan, ganyan. Ayan. Kapag medyo naluto na siya ilalim, matatanggal na po sayang. Dagdagan ko ng konti dahil humiwalay. And ayos na yun. So yan, lahat yan lulutuin ko, ganun lahat ang proseso. Yan, konti na lang. Hindi lang ang dali na akong matapos. Ayan, yan ang luluto ko. Hindi magandang tingnan dahil isa yung aking nagagamit na kamay. Ayan. Ito na lang matitira. Ayan, ayan. Durog na yung aking pinaglalagyan. Ayan lang. Libre na. Libre na sa breakfast. Dalawa kong anak, bihira makakatikim ng ganito. Saging. Ito ang aking kinalakihan sa probinsya na kinakain namin. Yan.
Loro, oh, sakto. Sakto. Patuloyin ko muna. Tapos, lagay ko na ulit yung isa dito. Mahirap. Mahirap kapag iisa ang gamit na kamay. Kapag putol pala. Ang hirap pala. Ng pakiramdam kapag ikaw ay putol. Kaya lagyan ko lang ng konti. Dahil hindi maayos yung aking pagkakalagay. Almusal ngayon. Mga tulog pa yung aking mga kasama. Sunog. Yun. Sakto. Sakto sunog. Bush yun, nalaglag na. Yun. Bumagsak na sa iba. Dahil nangyarap ngayon. Kakabiyak ang kamay. Ganyan ang nangyayari. Siguro luto na yan. Ayos na. Ayan. Marami na akong naluto. Pero sakto lang yan sa amin. Hanggang tanghali. Pwede pa yan. Diba? Itong saging na to, hindi ko alam na kasing lasa rin pala ng saba. Hindi namin alam kung anong tawag sa saging na to. Pero ito raw ay galing sa Thailand. Galing sa Thailand. May nakapagsabi lang sa amin na ginagawa daw tong banana kayo. So sabi ko, subukan ko. 2 times ko nang ginawa to, sinubukan ko. Masarap pala. Lasang saba. Kaya parang na din tayong nakatikim ng original na saba. Ayos. Sa mga gustong kumain ng saba dito sa Toronto, baka hindi pa ninyo nasusubukan yung saging na ganito, galing Thailand. Ang lasa niya parang saba, lasang saba siya, pero ang hitsura niya parang latundan, yung latundan tinatawag sa atin. Pero lasang-lasa siyang saba. Ito, last ko ng sanang. Isa. Last na to. Isa na naman yung gagamitin kong kamay. Kaya ganyan ang nangyayari. Ang hirap kapag putol. Ayun na. Ayan na. Nawala na ng forma. Ayan. Dagdagan na lang natin yan. Ano? Dagdagan natin ang harina. Didikit pa naman yan. So sa pagluluto nito, talagang kailangan mo laging mayroong magandang dahon. Dahon ng saging. Yun, dahon ng saba.
Kasi yun ang ginagawang pinagpapatungan ba? Para siya ay mailagay sa kawali ng mga ayos. Ayan. Ayan. Ayos na. Ayos na naman ang kain ito. Ayan, tapos na ako magluto. Ito na lahat ito. Ayan. Dahil mga tulog pa sila. Kain tayo. Mukbang. Hindi ko kayang ubusin yan. Ang dami. Mukbang sa kape. Ayan to. Saging sa kape. Kain tayo mga brad. Ah. Lansang sabah. Para ka ding nakakain ng saba. Yung galing sa atin, saba. Ito hindi saba. Pero lasang saba. Yung price nito ano lang $4 pero maliliit ito, meron pang malalaki. Yung isang uri ng saging dito na pwede mong ganito yun yung plantain, kaso kapag inabot ng umaga ang tigas. Yung dapat pagkaluto, kain agad. Ito. Mamukbang natin ito. Bihira kaming makakain ng ganitong pagkain. Buti lang merong sabi sa amin na pwedeng gawing banana cue. Kaya yun, nag-try ako, ikalawa na to. Masarap pala.
Siguro kaya ko mga tatlo. Pipiliin ko yung medyo malaki-laki. Siya. Tama na yung tatlo. Next time ulit. Bye bye.